Feather their strike. And ngayon, magsisimula na ang ating bakbakan for game number 2. This is the series between Blacklist and Bren. Magkakaalaman na talaga. While now, Kevier will try and secure yung kanyang orange buff while Saxa naman. Uy! Ano? Si Saxa doon sa purple buff tapos possibly magkita sila sa Little Wonder kaagad-agad. Uh-huh. Ito na sa gilid eh, no? Nasa left. Uh-huh. And kanina to go back din sa sinasabi ni TDZ na Bren is kumbaga, pwede siya maging snowball-based lineup or snowball lineup nga dito na kung maganda nga execution nila, this would really good, will be good sa kanilang mga kamay. Yes, at lalo kapag nakakuha siya ng pick-off, nakikita natin na kaya nga talaga sobrang highly contested itong show dahil na rin sa kanyang pag-displacement, yung kanyang Way of the Dragon. And with that, mas mabilis makakakuha ng snowball factor kapag nakakuha agad sila ng level 4. So level 4 timings, parehas para sa dalawang teams natin, almost the same nung game number 1. Paunahan lang magpa-level up. While Joy Boy, this is a signature hero from the amateur scene. Ito pa rin talaga yung joke na ginagamit niya. Joy Boy, special itong hero na to. So possibly mahirapan si Kevier on the jungling kasi guguluhin lang siya ng guguluhin. Pero andyan naman si Haji to the rescue para protektahan siya. But they have no idea. Nagpapanggap lang doon na damo si Joy Boy. Bigla lang siyang pumipwesto. And anytime soon, pwede silang mag-setup ng play because of Bren actually securing the AoE damage. Andyan din yung Lilia na kaya mag-burst down. Alam mo, speaking of maging damo si Joy Boy Santi, actually, power spike ng isang Chu with the flicker. Level 1, level 2, madami na pwedeng magawa yun eh. Yes. Sakit. Pati yung last proc ng kanyang Jeet Kune Do, pwede agad mag-setup yun. Kahit wala pa siyang Way of the Dragon eh. Enough na rin yung damage niya. Pati yung damage ng Concussive Blast. Tapos napakasakit na rin. Extra damage yun, extra punch for a tank. But now we will have a pause. Para dito sa ating 2-minute mark, ano pa lang eh, nag-pop-up, lane matchups, TDZ, dito sa Beatrix tsaka sa Brody, sa tingin mo ba sino dito yung mahihirapan? Well, kasi mas mabilis naman kasi talaga. Well, actually, even sila dito, depende kung sino yung mauuna. But to answer your question, lumalamang dito ang Blacklist dahil naging doon umiikot yung Blacklist sa bottom lane. Gusto nilang i-shutdown dito si Super Marco. And si Super Marco, para makapag-deal siya ng damage, hindi ganun kabilis yung kanyang attack speed, is kailangan niya muna magkaroon ng level 4 para makasecure ng kill, which is he's level 4 right now. At nire-respeto rin ng Blacklist International yun na kapag naiwanan natin to si Super Marco at hindi siya na-contest, ito yung magiging problema natin mid-game to late game. So as early as now, kinokontrol nila, nagbibigay sila ng 4 or 3 bodies from Blacklist International just to at least control or apply pressure para kay Super Marco. Same feels. Parang yung ginagawa ng Bren kay Oheb na pinipilit nilang pasukin, eh ganoon na rin yung ginagawa nila for Super Marco na pinoprotektahan nila para makapag-build up nga ng kanyang gold. Pero si Joy Boy, no, ayaw bumitaw. Kung nasan na side ng mapa si Kevier, doon na siya pumupunta. Kailangan nilang sumabay and kailangan ni kasi magbigay puwersa dito sa side ng Blacklist International. Si Dexter kasama na si Oheb sa baba. Kita no, halos kalahati na rin yung bawas sa gold plating. And it only shows na medyo nahihirapan nga doon na pwede, alam mo, one thing special about din sa hero ng Brody is hindi siya magiging, kumbaga, hindi siya dependent sa items. Kumbaga, scaling factor din siya sa mga TTZ na kailangan nga ng oras para ma-execute na mas maayos. Kaso dito nakikita natin na ang Blacklist is also taking opportunity of the zone. And kanina, I think si Joy Boy sa pagiging pagbabantayan dito sa mga damo, madaming setup plays na pwede nila ma-counter dito sa side ng Blacklist International. Ine-expect na rin nila kung saan yung magiging path ng mga bears. But Kevier, nagwawala na yung aso. Kinalmot si Flap at pumatak na ang unang dugo sa mismong laban na ito. Sila yung unang makakuha doon ng kill and clear sila ng minions. Energy shields from the top lane for that extra gold. Yep, at mapapansin natin na ito yung gustong-gusto ng Blacklist International na ma-enable nila kaagad si Kevier. And Kevier, siya ang nakakuha ng first blood. Pwedeng magkaroon agad to ng additional snowball factor kapag na-prevent or kapag hindi naiwasan ng Bren Esports na magbigay ng mga unnecessary kills here. But that's also a really good rotation dahil na rin si Edward yung shot call nila na, sige, papasokin mo sa loob ng turrets nila. As long as makakuha natin yung less than... Walang nakakita nun. Si Saxa yung nahuli, pero si Joy Boy mapapasipa. Kickback pa atras. Dexter has been slain by Joy Boy. Kuwang-kuwa na agad. Ang ganda nung setup play niya na yon, kapalit ng pagkamatay ng kanyang kakampi. Sabi niya, hindi pwedeng walang bawi mga pre. Now, Feather Dare Strike has been used by Haji. Just trying to deal damage for few para mapa-atras. Turtle possible pag-agawan pero mukhang hahabol pa si Saxa since wala pa siyang purple buff.
Dito na ngayon kinakita natin for Bren Esports. Hindi nila naramdaman na may tatlo doon sa damo nakabantay din. And that was the vision na kailangan din nilang i-block. Alam nilang si Joyboy pwede ting umikot ng mas mabilis dito eh. Knowing na siya yung magiging vision giver dito sa side ng Bren Esports, alam na mas mabibilis yung ikot nila na sumasabay din palagi si Few. Kaso there are times na pwede din gawing advantage to ng Blacklist International na pwede silang gumawa ng blind spot TDZ. Yeah. At kapag nakakuha sila ng blind spot, yun yung pwede nilang i-take advantage para makakuha ng mga objective. And Blacklist International, okay, sabi na nila na okay, wala tayong hindi anlayo dito ni Kevier sa may turtle. So gagawin natin is i-takedown kagad natin dito yung lane ni Flap. Destroy na kagad natin to, and again, mas madali nating makukuha or makapag-prepare ng positioning sa next turtle. Kailangan lang talagang pumwesto, maging advance, but now namumuo ang tensyon sa may bandang ibaba. Yung side ng Bren, nag-aabang kung may tatawid nga ba or mag-iiba ng direksyon, but they will go for the mid lane. Blacklist, alam nila na kailangan nila mag-ingat sa mga pagtawid-tawid kasi anytime pwede silang masipa tapos makombohan. Totoo, alam mo, Blacklist has on eye sa objectives at sa takedowns at pick-off. Uy! Ito na, nakaligtas si Flap. Nakaligtas si Flap. What an off play para matakasan yon, pero it will cost them the turret on the top side. Pero si Joyboy mukhang gustong bumawi. Kakalmutin siya pero mamba out kagad-agad. Edward mag-isa pero napapalibutan siya ng mga members ng Bren. Ngayon pwede lang habulin pero napakabilis lang at napakakunat. Napatipi-tipi na lang. Sabi ni Edward dito kasi si Joyboy kilala bilang tipi boy eh. Sabi niya kailangan tipihan ko din to. Bawi-bawi lang. Bawi lang no. Oh, matikita mo naman kung gaano ka yung presence of mind dito ni Edward. Pagkasipan ng Way of the Dragon, biglang click agad ng Purify at tatlo ka agad yung na, wala, kabilis nila ng oras actually kasi nabasag nila yung tier 2 turret dito ng bottom lane ng Bren Esports just by trading one sa taas. Ito yung diversion na ginagawa din. Alam ng Bren or alam ng Blacklist International na Bren would prioritize the objectives right now dahil ang movement speed or even ang control ng map ngayon ng Blacklist International is showing the good progress na sinimula nila from the early game. And alam nilang pwede sa pag mapareact lang nila yung Bren dito, madaming pwedeng gawin or ang daming output damage na pwede bigay ang Blacklist International sa side ng Bren Esports. And Blacklist is actually doing a great job on securing the early phase of the game na ibang-iba mula doon sa ginawa kanina, pero mukhang kickback na naman. Pass at pakabila. Alley-oop play coming from Joyboy. Kuha ng kill dito si Super Marco. At sama-sama na sila. And after that kill, transition na sa mismong turtle. And ito yung mga sipa at galaw ni Joyboy na nakakatakot. Tumitiktok, please. Tumitiktok. Tumiflicker. Ano? Wait, the dragon flicker. Yung mga combo na kailangan mo, yung execute na hindi ka na mahuli agad. Hindi mahuli ka agad. Pati nakita mo naman, talagang saktong-sakto, dalawang magkadikit doon. At yung sipa niya pa, yung main target. Shutting down Oheb. Grabe naman, parang Unli Dash tapos Unli Sipa. Meron pa. Another alley of play from Joyboy. Apat naman sa isa si Edward. Makakatakas pa nga ba, but the torn apart memory will torn Edward apart. And now yung Bren, nakikita natin na hindi sila bumibitaw. Nararamdaman na natin na yung mga plays ni Joyboy ata ang susi. Ang lakas na binubuo ng Bren Esports ay vision para sa side ng kanilang koponan na ang alam nilang pwedeng makounter din ang Black dito na knowing that this is a Roger on Kevier, ang response ay mabilis. Kaso nga dito, kung ang Bren mismo gumagawa ng mga traps na pwede makapagreak ang Blacklist International, ang daming pick-offs and set-up plays na Noy Super Marco 201. Level 10 na rin eh. Level 10 na rin, kakakuha niya lang din ang kanyang malipik roar. And with that, mas kailangan mag-ingat ng Blacklist International. Uy! Petrified knock. Oh, pinabuhay pa rin siya. Flap is still alive. An outplay again for Bren. Taking down Oheb. Kung kanina, hirap na hirap sila sa game 1 patumbahin si Oheb. Ngayon, iba na. Mukhang mauhuli naman ni Joyboy. Lagi niya lang dinidikitan. Hindi binibigyan ng distansya para makagalaw si Kevier. Gusto nilang ikulong ang Blacklist. Ngunit nagpupumiglas ito. Ngayon yung Bren, unti-unti nang nakakahinga. And mas nagiging effective yung playstyle nila as of now. Sabihin mo man na Millie halos yung nasa mid lane na umiikot, pero andyan yung Brody for the backup. A new flavor of Bren. Ito yung sinasabi nila na meron din silang kanya-kanyang kumbaga ability to make their own execution. Na ito yung ano eh, na gusto nilang i-planchahin TDC from the very start na merong isang person dito or isang shot caller na napapaganti yung mga galawan nila. Yeah, at nakikita talaga natin na lahat ng galaw ng Bren Esports is
sobrang pulido na at well, before we hit the 10-minute mark, isa na lang ang outer turret ng Blacklist International. At yun yung play ng Bren Esports. Yun yung gusto nila. Mm. Alam nila na yung Roger kapag nag-scale at kapag nakakuha ng kills, yun yung magiging problema. Dun lumalakas yung Blacklist International. Ang ginawa ng Bren, okay lang. Patagalin lang natin. Kumuha tayo ng pick-off. Ayaan natin si Joy Boy na magwala. And with that, nakakuha ng mga magandang kilang Bren Esports. Kilos nagwala. Mukhang magwawala na rin ang mga teams natin. Gusto lang pag-agawan yung mismong Lord. Pero si Kitir mapapakalmot. Ooh, kill! Kuha na ni OM! Na-steal pa nila to at mukhang sila ngayon nakarapada. Dalawa ang babagsak. Si Edward hahabol pa sa isa. Pero Super Marco trying to do the moves. Gusto niya tumakas. Pero si Edward buhay pa rin. Si Kitir dito pwede siya magwala at pasukin yung dalawa. Pero si Super Marco magiging target. Kakalmotin with a like and bounce. Four-man down from the side of Bren. Blacklist will take the Lord. Basag Tore pa. Anong nangyari dun? Oh, the contest. Ang positioning ng Blacklist International. Hiniwalay dun ng Bren Esports. Sinubukan nilang nabawasan kaagad si Joy Boy. Na-burst down dun siya. Napaback out. Nahirapan sila makuha ng pick-off dun, TTZ. Yep, doon nakakuha sila ng pick-off. Si Oheb nag-brock yung kanyang killing spree. Ang bilis niya maglakad. Laging puno yung kanyang HP bar at nandun yung confidence na ito na yung timing na hinihintay namin na makakuha, na makapag-peel ng mga members ng Bren Esports at laging nandun din si Kevier. Ginamit niya yung Bloodlust Howl para maamoy niya yung mga low HP members with the pounds, securing Joy the Boy. Win. Para kay Blacklist, Joy Boy! Joy Boy! Nag-aarap na naman pwede niya sipahin. Ito na nga. Ang si Dexter ang mamamataan at hindi niya to sisipahin. Alam niyang natmako eh. Hindi basta-basta mapipick off or makikill ng Brento. So ngayon, mas nagiging disiplinado sila. Hindi na nagiging reckless. But now, OSX, nakikita naman natin yung damage ng isang Forza. Ito na yung sagot kung bakit nga nila pinrayo. Oh, the AoE and damage for Blacklist International. Ito yung ginagawa nilang pag-zone out na pwedeng gawing potential to take down, i-burst down dito yung damage output ng Bren Esports. One way or another, si Kevier talaga ang kailangan din nila dito i-feed. Yes, mm-hmm. And talking about feeding Kevier here, unti-unti na siya nagkakaroon ng items. Kaka-pick up niya lang ng Brute Force Breastplate, so we are expecting more movement speed on top of the Windtalker para kay Kevier. And other than the movement speed, si Haji nakakuha na rin. Uy! Holy Crystal, sinipa! Dexter na naman! Aliyong play, pero mukhang natbako talaga. Meron siyang shield nakasama. Si Edward dito papasok, pero hindi siya mag-isa. Nababurst out sila dito ng AoE damage kami from Tatnelia. Ang setup, Luminon Blast Flicker from Dexter. Ngayon nakikita na nila ang mga tala. Tatlo ang mawawala at si Pio ay babagsak na. Tatlong tala, tatlong kill. TP's from Oheb, Blacklist. Pwede nilang tapusin to. Lima silang kompleto. Mag-isa na lang si Saksa. Will this be enough? Tingnan natin ko sa patang kamao dahil hindi siya binibigyan ng espasyo. Wala ka ng boxing ring dito pero ubos na rin ang minions. Mukhang aabot pa ang death timers ng Bren Esports. Kapit bisig na naman. Triple kill for Oheb. At panoorin natin yung replay ulit, TTZ. Tinimo naman. Joy Boy talagang brumaso lang pero sabi ni Oheb, wag natin my spot. Ginamit ka ni Nibiru's Passion. Humabol ka agad ng Blacklist International. Nakita niya na walang cooldown. Tapos na ang Black Dragon form with the perfect sextup from Dexter. Tatlo ang tinamaan ng Numinon Blast and that's a go signal for Blacklist International to play aggressive and Oheb getting the triple. Mukhang makokontest nila ngayon ang Lords. Ang ganda ng laban. Men, iba yun, men. Ibang klase. May mga sigaw, may mga kalampag na naman at ganitong-ganito ang ating mararanasan. Ngayon, yung Blacklist ay anong bumitaw doon sa posisyon nila. Pero Bren, hindi malabo eh na mag-contest sila dito at pumalag pa. Kaya kailanganin na nila. And knowing na si Super Marco ngayon, level 40 na rin, even though lamang lang ang ng isang level dito si Oheb, ang damage output niya mataas na rin. But Super Marco, with a good positioning at ma-proc na dito ang kanyang ultimate, madaming pwede maapektuhan dito side ng Blacklist International. But although ngayon, Blacklist International splitting and looking their lane equilibrium heading towards the base of Bren Esports. Pwede nilang i-contesto ang Lord na pwede nilang ma-force ang Bren umuwi at magdepensa. Nakakatakot to. Nag-transform na yung Dragon at mukhang galit na sila. Sama-sama talaga malala pero mukhang kalat-kalat ang magiging laban. Sino kaya makakuha ng Lord? And the Lord secure coming in from Saksa. Bren nga ba ang lalamang pero mukhang aarangkada. Blacklist ako na Blacklist. And dito na si Kevier. Another double kill from Oheb.
Tatlo ang mawawala at dalawa na lang sa Bren ang matitira. Blacklist with a clean execution. Hindi man nila na-secure yung Lord, pero ngayon sila yung may advantage in terms of numbers. Ngayon, OSX, nararamdaman na natin yung tension. At yung Bren ngayon, kailangan munang dumistansya. Kailangan nga ba talaga nilang piliin yung mga battles o magtuloy-tuloy lang? Kailangan nilang piliin to, Santi, dahil kung nakita mo, that was a mega. That was a triple follow-up kill sa Blacklist International. And ayun na yung inipong damage plus items na pwedeng ma-force dito ang Bren to defend. But kailangan nilang piliin to ng maayos. Mm-hmm. TDZ, yeah. Would you agree na kailangan lang talaga mag-stay sa base ng Bren o kailangan nilang mag-take ng risk, yeah, na umabansi si Joy Boy at kumuha muna ng pick-off? Yes, maganda yung point mo, Santi, na kailangan talagang maging aggressive dito ni Joy Boy. Mahuli niya, makakuha siya ng magandang pick-off dito against Blacklist International. Ang pinakamagandang target is mahuli niya si Oheb or kahit si Haji. Makuha nila yung kill streak bounty para kay Oheb at makakuha agad ng mga gold dito yung core members ng Bren Esports. But I also want to give kudos para kay Haji kanina, yung positioning niya nung Turtle Cave, sakop na sakop ng AOE ng Feathered Airstrike, yung dalawang entry point from Bren Esports papunta sa Turtle Cave, and yun yung pinakamalaking factor kung bakit nakuha ng Blacklist International, or rather ng Bren Esports, since na-cancel din nila kaagad yung Feathered Airstrike using the Black Dragon form. Ito yung sinasabi mo kanina, yun, kaya tinanggal yung Eve, tapos kinuha yung Farsa, gusto nila sa kanila yung teritoryo. Oh, yeah. Sa vicinity ng Feathered Airstrike, walang pwedeng pumasok, and yun talaga yung nagiging signal from Bren na hindi tayo pwedeng pumasok dyan, men. Pag pumasok tayo, lugi tayo dyan. Eh, nararamdaman ko ngayon kung paano nare-strategize ng Bren Esports to how to penetrate the borders of Blacklist International, because if ever, kung nararamdaman mo si Joy Boy dito ang humahanap ng magandang pwesto, because if ever mag-decide man siya kung ano isang ultimate, there's so much damage na pwede siya ma-hold off. Feathered Airstrike, pwede siya i-sustain ni Edward, so kailangan nila maging precise sa bawat lapag ng mga skill nila dito. Kailangan pulido. Yeah. Kailangan step by step ang lahat ng galaw ng dalawang teams natin dito, especially sa side ng Bren Esports, because they are behind by 4.1k at almost 2 items advantage para sa Blacklist International. Pero hindi na rin nakaka-recover ang mga members ng Bren Esports, especially kay Super Marco, nakakakuha niya lang ng Wind of Nature. Conceal play. Let's go. Gusto mag-initiate pero nakaramdam agad yung Blacklist. Mataas talaga yung spider sense. Itong dalawang kupunan natin, and si Oheb yung may pinakamataas na gold. And Bren is actually, sila yung naghahabol sa gold. Pero malapit na tayong umabot sa punto, hindi na nagmamatter yung gold lead, kasi makakabuo na sila na napakadaming items. Items and damage inipon, isama mo na lahat. At itong Lord Contest na magiging importante sa dalawang kupunan na to, Bren Esports and Blacklist International. Sakit naman territorial zoning at damage TDZ, walang makakalapit. Wala taga makakalapit, pero may go signal na ang Bren ngayon. Alam nila na cool down na ang Feathered Airstrike ng Blacklist International. Naghahanap sila ngayon ng opening, kaya si Joy Boy humaharap. Yun pala yung plano ng Blacklist, man. Pumunta dun si Edward sa taas, tagbasag ng tore, kailangan may dumipensa. Now, outnumbered na ang Bren. Ito na yung pinakaantay nilang pagkakataon na magiging 5v4 ang situation. Pero numinun blast, sino ang tatamaan? Dalawa! Tinamaan pa yung kanto, pero ngayon mag-aagawan na sila babagsak si Vlap. Ang Lord may secured by Saksa. Pero unti-unti silang hinahabol. Ang ganda ng secure ng Bren, making them alive. Pero ngayon, malaki ang problema nila. Since dalawa ang nawala sa kanilang team, enough nga ba yung tatlong miyembro plus the Lord to defend this one? Oh, this is very risky in the side of Bren Esports. Kung paano madedefend, saan taong damage output, limang taong buhay na buhay. Ooh, for Blacklist International, Haji without deaths, Kevier without deaths. Ay, nararamdaman ko itong hirap, TDC. Yeah, ang hirap talaga. Ito yung sinasabi ni Santi kanina na kailangan nilang gumawa ng risk. High risk, high reward play. Yes, nakuha nila yung Lord, pero na-punish kaagad si Saksa at si Flop. Ngayon, Blacklist International, magandang tulong na rin to na matake down nila yung Lord. Ooh. Pero nandun pa rin yung lane advantage, yung lane equilibrium, yung super minions sa side ng Bren Esports. Yung Kumugun. Bren, ang ganda ng mga contest nila dun kasi nakukuha nila yung objective. Yeah. And without that steal, possibly, tapos na yung laban dahil dun sa mga pick-offs. Yep, yun na. Ating i-check nga ang ating instant replay provided by Samsung Galaxy A-Series. Look at that Numenon Blast. Tatlo kaagad bawat kanto. At yun yung naging opening ng Blacklist International to attack. Nung nakita ng Bren Esports na okay, tatlo yung tinamaan. Iiwan natin si Saksa. Again, casualty na lang talaga si Saksa. Wala ng way out
since na palibutan na siya ng Blacklist International. And with that, Blacklist with the 5k net worth lead, talagang aarangkada at aarangkada tong members ng Blacklist International mm-hmm. with their lead. Alam natin ngayon na Bren Esports could be struggling, pero the way that their instinct na si Joy Boy at ang gang na kailangan gumawa ng plays, hindi pa rin nila winawala yung opportunity na pwede nilang gawin against Blacklist International. Pero ngayon, there is so much control and damage na pwedeng ulan. Gumuguhit, pre! Aray. Ang sakit! The Filipino sniper. Parang hindi lang yung tutok niya yung nakakatakot eh. Parang yung balang dala-dala nitong Beatrix niya. May extra punch pa eh. Parang sumasabog pa on contact. Oh, parang yung bala niya, parang granada yung ano eh. Parang granada yung damage eh. Di ba kung alam natin, yung laser pa lang parang pang zone out ng nakakatakot eh. Lapit ka. Parang matik sa ulo tama pag tinamaan ka ng laser eh. Pero isa pa to ah, yung combo ng Blacklist International na yung feathered airstrike pati yung kanyang sniper, yung pin. Pwede silang makapag-burst down pag pinagsabay nila ng bitaw. Yes. Yeah. At yun yung laging nangyayari kaya hindi ngayon makalapit yung Bren Esports. Again, this is one of the best ways to punish the triple melee front lines ng Bren Esports. Nahihirapan silang pumasok. Hindi nila makuha si Oheb. Oh, therefore, feeling ko fina-force talaga nila ngayon lumabas sa base ang Bren Esports. Alam nila kasing pwedeng ano eh. The only way na makagawa ng plays dito ang Bren is for Joy Boy to be there and yung apat nandiyan. Ooh! Ay, gumuguhit pre, asakit. Sakit. Tinitingnan ko pa lang eh. Napatawa na lang din. Napa-emote na lang. Kamot ulo. Ang kati, temakats to. Temakats si Oheb pag gumamit ng Beatrix. Talagang ano eh. Asintadong-asintado. Habang si Dexter naman, masasabi ko dito, pag nag-setup siya, plakadong-plakado. Habang ngayon, pwede silang mag-initiate. Another sniper shot coming in from Oheb. It will connect, pero hindi pa sila decided kung itutuloy nga ba talaga nila yung Lord. Alam nila na possible yung contest at ituloy yung ng Bren pag sinimulan nila to. At mukhang baliktad pa nga ang mangyayari. Bren ang magsisimula. Blacklist na ata ang magko-contest. Pero andito na yung shield. Dexter ata na palalim. Wala na ba possible setup? Kasi pa dito yung isa. Javier will be caught. Pero si Joy Boy dito mapipilitan ng umatras. Kalat-kalat na naman. Pero ngayon si Saksa, kailangan niya rin umatras. Edward is successful on zoning out enemy members. And si Flap dito ang napabagsak. Uwi ang galor muna ang Bren at Black. Respeto, reset, nakaramdam ng tamang pagkakataon ay hindi pa ngayon for Bren Esports and Blacklist International. Na-cancel doon yung ultimate ni Haji and nagkaroon din ng opening doon for Joy Boy to make that place. Kaso dito sa peel-off, may makakuha na magandang pwesto sa Lord and this will be a contest, TTC. Yep, at contest talaga ang gusto ng Blacklist International. Pansin natin kanina na binade ni Dexter. Pinap niya yung kanyang immortality at hindi niya ginamit yung kanyang ultimate para palapitin yung members ng Bren Esports. But look si up now, Joy Boy! Nasipa ali yung play! Oh, no. Basak na immortality pop tapos hindi tumama yung Numinon Blast! Sabagsak si Oheb pati na si Kevier! Kulang na sila pero mukhang papalag pa nga Joy Boy at si Saksa nagsama-sama Dexter possibly makatakas pero yun na nga napakonceal play invisible moves meron muna siyang invisibility cloak meron ngayon mapapa-atras na rin si Saksa ang ganda ng laban na tuloy-tuloy na si Haji may burning sensation pero a winter dragon play to save his life buhay pa rin si Haji pero sisipa na si Joy Boy kakayanin nga ba ng dalawang miyembro itong si Edward dahil napaka-napaku dito na rin. Naka-follow up na si Flap. Ibang klase itong laban na to, men. Ito ha, sa sobrang tagal na itong laban na to, para na tong yung mga chicherya na nakabilad dun sa araw sa sari-sari store. Yeah. Kupas na yung kulay. Kupas na yung kulay. Tapos si Edward sabi niya, tama na, umuwi na kayo. Walang mangyayaring laban dito. Tapos na. Yun lang ginawa niya kanina. And kanina, Mastery, on to Haji. Ang galing ng timing ng Winter Truncheon na yun, pre. Oo. Timing na timing para hindi makuha yung burn. But look at Bren Esports, zoning out Blacklist International. Hirap ngayon. Hirap din eh. Ang hirap din kasi pasukin eh. Black Shoes, umi-step back. Kaso nga lang mapapabaksak si Kapitan Fiu na wala na silang AOE damage. Hindi na sila makakalapit pa sa mismong Lord. And take note, 24 minutes in na sa ating game. Sobrang hirap ng depensahan na nitong Lord na to knowing na napakatagal pa ng death timer si Edward ang nagzo-zone pero gusto nilang kunin to a check from Joy Boy immortality pop pero may better strike follow up winter truncheon play gusto niya mag-grow as a player pero out na muna ngayon meron silang Lord enhanced minions ang tanong dito TDZ will this be the end? Kaya pa nilang depensahan to meron pa sa isang team fight pero with the Lord
kailangan nilang mag-play defensive muna. So again, kailangan nilang kumuha ng mga risky plays and ma-takedown kaagad si Oheb. Flap needs to utilize his ultimate and wait for his ultimate to be on top. Pero look at the damage. Ang taas ng peel. Napakataas ng peel. Tama-tama na. Pero si Sipa pa si Joyboy. Hindi pa siya nabos. Kaso nga lang, hindi na kulo yung Sipa. Naputol. Kaso nga lang, dito na inuminon. Kaso lang mag-base lock ng Blacklist. And there you have it. A 2-0 sweep. The new Shade of